Yeah, so good evening po sa ating lahat. I am Venus KB Fadero. Wala akong nalagay na background. So yun po, katulad po ng sinabi ni Coach Love kanina, ako po ay isang public school teacher, high school teacher po ako dito sa Olongga po. And bukod sa pagiging classroom teacher, ako po ay isang proud na financial literacy campaigner and senior marketing director, associate financial planner, life license underwriter, dito po sa IMG. So, I'm a member of IMG since 2018 and a Kaiser policy holder 2018 din po. So, yung ituturo ko po sa inyo lahat ng mga benefits na natutunan ko in the past 4 years, no, na patuloy na pag-aaral natin sa IMG. Yan, so makikita niyo po dyan, healthcare must be our priority. So, sa lahat po ng mga nandito na first time pa lang and wala pang healthcare investment, no, makikita niyo po kung gaano kaganda ang Kaiser and bakit kailangan nating unahin yung ating health. Yan, so tingnan niyo po itong parang hangganan dyan. So kung makikita niyo po yung iba kung nakapag-attend na ng financial class, ito po yung order of priority kung saan sinusunod para makapag-ipon ng tama. So kung wala po tayong solid financial foundation, lahat po ng ating pinaghirapang ipundar ay ipambabayad natin sa ospital. Diba? So babalik at babalik po tayo sa simula. So unahin na natin kung ano yung dapat unahin. Okay? So good evening po sa ating lahat. Welcome. Once again, welcome to our Kaiser training. Basta na siya. Ayun na niya mag-mix. Yan. Ay, wait po. Meron akong short video dito ni Ms. Sharon Cuneta bilang Kaiser Ambassadress. Yan lang po. Kahit ano man ang estado natin tulad sa buhay, we keep working. But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang magkulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba? O ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buho ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Kahit ano man ang yan. Hello po. Narinig po ba ang video ng malinaw? Type naman po ng 1. Type po ng 1 kung malinaw at naintindihan po yung video ni Miss Sharon Cuneta. Ayan. Thank you, Miss Risa, Miss Marilu. Ayan. Sis Clarence, Sis Jane. Ayan. So, mapapansin niyo po nung si Miss Sharon Cuneta, ang Cuneta family, well-known na po yan. Diba? May mga business, may kaya sa buhay. Pero siya po yung naging ambassadress ng Kaiser Healthcare kasi very vocal siya na i-share niya yung kanyang experiences when it comes to medical emergencies. Diba? Hindi po daw sila liquid. Ibig sabihin, meron silang mga property. Yes, marami silang mga naipundar. Pero pagdating sa pambayad sa ospital, hindi po ganun kabilis yun i-dispose. Diba? Kung ang pag-aari mo ay puro lupain, puro mansyon, pag ikaw ay may family member o ikaw mismo na ospital, hindi po yun pwede ipambayad sa ospital. Ang tatanungin po sa atin sa ospital is kung meron tayong health card, kung meron tayong HMO. Diba? Hindi po natin pwede sabihin na meron akong lote, meron akong sasakyan, meron akong mansyon. Hindi po yan ang kailangan. Diba? So dapat kahit na meron na tayong mga properties, protektahan natin yung mga yun ng healthcare investment. Ayan, so sino po ba si Kaiser? Yan, Kaiser is duly accredited with the Department of Health. No, company, this company is likewise registered with the Securities and Exchange Commission or yung SEC.
Kailan pa po yan naka-registered? June 8, 2004. Diba? As healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million. So si Kaiser po ay hindi insurance. Si Kaiser po ay isang HMO. Yan, healthcare, health maintenance organization. So sa mga bago pong na-invite nito, yung mga na-invite na or may mga Kaiser policy na, ya, hindi nyo po talaga makikita si Kaiser sa insurance commission kasi hindi siya insurance. Makikita nyo po siya sa healthcare, sa health maintenance organization dahil isa siyang HMO. So sinasabi ko po yan kasi magkakaiba po ang benefits ng bawat investment. Okay, so Kaiser's board of director are seasoned expert. Una na po yan, ang president and medical director na si Dr. Lea Yolo. Dr. Lea Uy Yolo. Sino po ba siya? Isa po siyang kinikilalang outstanding Thomasian of Medicine given by 2019 ng UST or University of Santo Tomas. Yan po yung mga yan po yung president ng Kaiser. And marami ba pong nasa likod ng Kaiser na mga kilalang tao at kagalang-galang, diba? Kung sila po ay nagtiwala kay Kaiser, sino po tayong mga ordinaryong mamamayan lang? Okay? Mas may iniingatan silang reputation na hindi nila pwedeng, hindi nila sisirain ng ganun-ganun lang para magtiwala o makipag-partner sa isang financial institution. Ayan, so marami pong product si Kaiser. No, marami siyang uri ng plan. Merong healthcare individual. Yung ituturo ko sa inyo, that is Kaiser Ultimate or yung individual plan. Meron din po siyang health card family. Meron din health card mini group. Kung kayo po ay mga business owner, meron kayong 10 to 49 na empleyado, pwede po kayo niyan mag-apply. Kaiser Health Group, 50 to 99 members. Kaiser Health Card Corporate para sa mga 100 members and above. And meron din po senior plan. So, pwede nyo na pong regaluhan ng healthcare. Kaiser Senior ang inyong mga, ang ating mga magulang. Diba? Yan ang kailangan ng ating mga aging parents. Hindi ang mga material na bagay, hindi na po nila yung kailangan. Mas kailangan nila yung pampagamot. So, kung may ireregalo tayo sa kanila, yun yung pampagamot nila. So, sino po ba si Kaiser? No? Kaiser International Health Group is also offering a one-of-a-kind HMO. Bakit niyo po? Ba't natin sinabing one-of-a-kind? Kasi hindi lang po siya HMO. Mamaya mas ano niyo maintindihan. Yan. So Kaiser Ultimate Health Builder is a 7-year plan and 20 years maturity. So meaning to say, 7 years lang po tayong mag-iipon. No, hindi po tayo nagbabayad. Palitan po natin yung term na yan kasi hindi po gastos ang healthcare. Tayo po ay nag-iipon, yung pera natin ay pumapasok din sa atin. So baguhin natin yung term na nagbabayad. Tayo po ay mag-iipon lamang ng 7 taon sa ating healthcare at maghihintay ng 13 years para ito ay mag-mature. So total of 20 years. So pag nag-mature na po yan, yung ating inipon, malaki na yung value na. So, pag dumating yung araw na tayo ay sakitin na, so, kwentahin nyo yung edad nyo ngayon. Kung ako po, katulad ko is 34. So, pag natapos ko yung, pagtapos na yung maturity, 20 years, no? 34 plus 20, 54 na ako niyan. So, ibig sabihin, 7 taong pa lang nag-ipon. Makalipas ang 20 years, yun na yung mga panahong sakitin na tayo. Yun na yung mga panahong kailangan na natin ng pampagamot. Yun na yung mga panahong dapat meron ka ng ginawang paghahanda. So pag dumating yung time na yon, may peace of mind ka na. Kasi meron ka ng ginawa. So inuumpisahan natin ang Kaiser Health kaya habang tayo po ay wala pang mga sakit. Habang tayo ay malakas pa. Habang tayo ay may kakayanan pang kumita. No, wag na po natin, baguhin na po natin yung sitwasyon na nagkakaroon lang ng nag-a-apply lang ang mga Pilipino ng kanilang healthcare pag may mga nararamdaman ng sakit. Pag meron ng, andyan na yung sakit, andyan na yung malapit na ma-confine, malapit ang ma-admit, hindi na po tayo yan ma-approve. Diba? Ano yan, mare-reject na yan kasi may mga existing na tayo. Wait lang, pati nalaman ko. Yeah, so ito po yung mga benefits habang tayo ay naghuhulog pa lang.
No, from first to seventh year, pag tayo ay nakapag-ipon na ng ganito katagal, no, isang taon, mabilis lang po yan, I mean. So, pag ikaw ay nag-iipon at umabot na ng one year, ang iyong paghuhulog, meron ka ng free annual physical exam. No, sa, in short, APE. So, ano po yung cover ng APE? Ito yung five basic. Physical exam, chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, i-abdominal complete, blood count. And sa mga 35 and up, ECG and pap smear. So, pag naka one year na po, up to the seventh year, enjoyin natin yung ating APE para natatrack natin kung may mga pumapasok ng sakit. Diba, usually mga Pilipino, hindi natin yan habit. Hindi po tayo nagpapacheck up. Nagpapacheck up na lang tayo pag hindi na natin maintindihan ano nangyayari sa katawan natin. Ngayon po yung testimony ng aking nanay at tatay. Diba, sinasamahan na namin sa doktor kasi masakit na yung ganito, hindi na makahinga, naglalabasan na yung mga bukol, diba, meron ng sakit sa puso, high blood. So, ganun, baguhin na po natin yung ganung senaryo na magpapa-check up lang, magpapa-physical exam lang kapag meron ng nararamdaman. So, pag ikaw ay may health care, diba? Pag ikaw ay may health care, may enjoy mo yung magpapagamot once a year, yung buong APE na yan. So, maaagapan mo kung meron ng pumapasok na sakit sa katawan mo. Libre na rin po ang dental benefit. Ano yung mga example niyan? Dental check-up. Unlimited dental check-up. Sa accredited Kaiser Dental Clinic po yan, ha? Unlimited simple tooth extraction, simpleng bunot. Once a year, free dental prophylaxis. Yung pa-cleaning. Resementation of jacket. Crowns, inlays, or minor adjustment of dentures. Yung ating mga false teeth, pwede po yung ipa-adjust or lagyan ng mga adjust ng yan, jacket. Kasama yan sa ating benefit. Number three, basic health benefits. Ito yung magagamit na natin ng ating healthcare kapag tayo ay na-admit sa hospital. Diba? Ano po yung cover niyan? Physician's fee, specialist fee, surgeon's fee, anesthesiologist fee, operating room, hospital intensive care. Yan, pag naka one year na. So may peace of mind ka na kasi kung ikaw ay magkasakit, diba, kaysa maghingi tayo ng donation, pila sa PCSO, pila kay mayor. Diba, hindi na tayo mag-iskandalo, hindi na tayo mamakaawa sa ospital pag meron kang health card. Kasi iistimahin ka. Asikasuhin ka talaga pag meron kang health card. Naranasan ko na rin pong mag-hysterical sa ospital kasi walang pera. Tapos hindi mabigyan ng kwarto. Ganun yung drama natin, no, yung mga hindi nakapaghanda. Ang aawayin natin yung nurses, aawayin natin yung doktor, pero nung wala pa namang medical emergency, nasaan tayo lahat? Diba? Hindi naman nila kasalanan yun na wala kang ginawang paghanda. Okay, member's choice of room and board, up to 1,000 pesos per day. Depende po yan sa plan. Pati room and board, no? So wala nang iintindihin. Yearly medical benefit limit of 60,000. After full payment of the first year of the total premium. So mamaya mas ano po natin yan, mas mauunawaan natin. Ayan, meron na rin pong term life insurance coverage. So pag tayo ay naghuhulog ng ating healthcare, lumalakad na rin yung insurance. No? Nag-iipon ka ng healthcare mo, meron na siyang insurance benefit. So ano man ang mangyari, hindi man natin matapos. Maaga tayong nawala. Maaga tayong na-miss the Lord. Hindi natin hawak ang buhay. Diba? Yung ating pong healthcare ay may kasama ng insurance. Depende sa plan. No, wag lang pong lalampas ng 75 years old yung policy holder. Hanggat wala pang 75 at dyan sa pagitan ng edad na yan, tayo ay maagang nawala. Tapos hindi pa natin natapos. No, meron pong term insurance yan. Mapupunta po yan sa ating beneficiary. And then, accidental death and dismemberment. So, dito naman po sa number 7, kapag accidental lang cause of death, yung insurance times 2. Madodouble po yan. So, mapupunta po yan sa ating beneficiary. Pag tayo naman po ay na-disable, na-aksidente tayo, tapos nagkaroon ng injury,
hindi sa hindi inaasahan na putulan ng pares na kamay, ng paa, ng mata, na bulag, mga ganyan. Yan, meron na rin pong insurance benefit ang family member, mapupunta sa kanila yan. Hindi rin po dapat mag-exceed ng 75 years old yung policy holder. No, dapat habang maaga pa, nag-a-avail na tayo ng ating health care. Number 8, waiver of membership fees due to death. So ito po yung maganda rin, no? Bukod sa term insurance kanina, pag ang policy holder po ay namatay, pati yung plan, waive na yon, no? Hindi na po babayaran ng family. Wala nang itutuloy na, hindi na kailangang ituloy yung paghuhulog. Kasi considered, bayad na. No? Magiging fully paid na siya. So bukod sa term insurance kanina, pati yung plan, mamanahin na lang ng pamilya mo. Mamanahin na lang ng beneficiary mo. Pag ikaw ay namatay o nategi, basta hindi ka nag-exceed sa 75 years old. Number 9, waiver of membership fees due to total permanent disability. Hindi ka naman namatay, pero na-aksidente ka, na naging sanhi para hindi ka na makapagtrabaho. Diba? Ganun pa rin. Considered fully paid na rin yung plan. Mamanahin na rin na ng iyong beneficiary. Ayan, so makikita nyo po dito na if the member becomes totally disabled during the accumulation period or the paying period and before his 75th birthday, ayan, hindi na siya makapagtrabaho, makukuha, mawi-waive pa rin yung plan. So makikita, sabi po dito, such disability continues for at least 6 months. So yung talagang pagiging disabled mo, nagpatuloy ng 6 na buwan. Hindi ka na nakalakad talaga, hindi ka na nakakilos. No, Kaiser shall waive the payment. Yan, i-consider na ni Kaiser yan na fully paid na. So wala nang iintindi ng family. All claims under the above insurance shall be subjected to 2 years contestability. Yan, 2 years period as provided by law from date of issue or in statement of this contract. Yan. So meaning to say, dapat meron na tayong, nalagpasan na natin yung 2 years ng contestability period. So ano man ang mangyari, diba, lumalakad na yung policy, whatever happens, meron na tayong maipapamana sa ating mga anak o sa ating pamilya. Kaya iwasan natin yung naglalaps ng policy. Kasi makikita nyo po dyan, reinstatement. Mamaya maunawaan nyo kung ano yung reinstatement. If the member dies during the accumulation period, no, pag namatay ang member habang nagbabayad pa lang, the principal beneficiary named herein shall be substituted as the new member. So kung sino po yung principal beneficiary na nilagay or dineclare ninyo, sa kanya mapupunta yung plan. Siya yung magiging bagong policy holder. Yan, and number 10, family assistance service. Yan, so meron pong family assistance, pero assistance lang. Yan, ito po yung nagiging cause of confusion na nangyayari. Nagpukumuha ng healthcare si Venus kasi gusto niyang may magamit yung pamilya niya. Yes, for accommodation, meaning pag kailangan ma-confine, ma-admit agad, aasikasuhin, i-accommodate. Pero hindi po ibig sabihin yung buong benefits mo, benefit na rin ang pamilya mo. Hindi po ganun ang HMO. Kung gusto mo magkaroon sila ng benefit na kaparehas ng policy mo, turuan mo silang mag-avail ng sarili nilang HMO. Or, dapat magkaroon din sila. Dapat lahat ng pamilya meron. Kasi kung ikaw yung policy holder, solely the benefits is for you. Ang family assistance, tulong lamang po yan. So kapag na-discharge o lalabas na ng hospital, babayaran mo pa rin yung bill. Okay? So dapat active yung plan. And nakakomplete na ng 1 year ng paghulog. Yan. And ang makakagamit lang nito is yung first degree of consanguinity. Pag sinabi pong first degree, kapag married ka na, ang first degree or immediate family mo ay ang iyong asawa at anak. Pag married. Pag single ka, ang iyong first degree of consanguinity is your parents and your kapatid. Okay? Policy holders agrees to avail only of the services of Kaiser's accredited doctors
and the Philippine Network of Hospital. Ayan, so share ko po yung aking experience kasi meron na rin akong members na dapat gagamit nitong family assistance. So nung tinawag po namin yan sa Kaiser, no, pati sa hospital, may case po na ang doktor ayaw na magpa-accredit. Siyempre, pag pa-accredit po kasi medyo may discount yun, di ba? So, pag yung hospital na pagtatanggapan na pagdadalhan ng iyong family member ay accredited naman ni Kaiser, pero yung doktor po is hindi accredited, kailangan pa rin po nating bayaran yung mga fees. Pero pag pumayag yung doktor, smooth po yung admission. And yun po, may agreement po dyan. May agreement po dyan at meron din pong pipirmahan yung iyong sponsor. Yun po yung bagong ano ni Kaiser pag gagamitin ng family assistance. 24/7 naman po ang Kaiser hotline. Kaya pwede pong mag-ano dyan. Pwede tayong maasikaso, lalo na pag medical emergencies. Yan, assistance to be provided by Kaiser shall only be to the extent of the allowable benefits. Yun nga. Kung ano lang po yung approve ni Kaiser na amount, yun lang po yun. Yung itutulong ni Kaiser sa family mo. Prior to the discharge of the nominated patient, payments should be settled to the Kaiser. So, babayaran pa rin po ng family. Yan. Kaiser's approval to avail of such assistance must first be obtained by the member and the issuance of letter of appointment. So, kailangan po ng letter of appointment. Pag wala pong letter of appointment, hindi po yan aasikasuhin kahit saan po tayo magpunta. Pag walang appointment, hindi po yan ma-endorse ng tama. Kaya tama po yung pag-attend ng training. Kasi pag sa atin na po yung nangyari, alam mo na yung mga steps na gagawin mo. Natawag ka sa Kaiser, inform mo yung Kaiser, sasabihin mo yung pangalan mo, ano yung policy number mo, ano yung concern, and gagawin ka ng appointment ni Kaiser. And yung Kaiser yung makikipag-usap sa ospital. Sasabihin mo rin kung saan ospital. Yan ay yung letter of appointment. Okay? Kasi yung iba nagagalit, hindi daw inaasikaso. Wala namang appointment. Diba? Kahit nga check-up na may appointment pa eh. Admission pa kaya sa hospital. Yan. So please note that this assistance is an accommodation and not considered the benefit of the plan. So accommodation lang po siya. Pwede siyang ma-approve. Pwedeng hindi. Yan. Other benefits. Yan. Accredited hospitals, room and board, services of accredited physician, specialist, surgeon, anesthesiologist, ICU, operating room fee, and over 800 accredited hospital sa buong Pilipinas. Meron po. Accredited ni Kaiser. Special extended benefit, yung mga MRI, CT scan, dialysis, etc. So dito na po tayo sa extended healthcare coverage period. Ito na po yung period na fully paid na si Kaiser. Tapos na yung iyong paghuhulog. Yan, ito na yung mga benefits. Meron tayong tinatawag na long-term care benefit. It is the guaranteed health benefits as shown in the schedule of benefit. Yan, makikita nyo yung schedule of benefit mamaya. No, which can be used at the end of the 20th year. Yan, yung benefit na magagamit mo sa panahon na mature na yung iyong Kaiser. That is known, that is called as long-term care benefit value. Yan. Pwede nyo po yung ang tawag dyan, gamitin. And then, yearly healthcare hospital benefit limit or the, ayan, acronym niya, abbreviation niya, YHM. Mahaba yung mga term niya, no? So, ang intindihin na lang po dyan yung benefit na nakapaloob dyan. Pag sinabi pong yearly healthcare hospital benefit limit, it is the 10% of the long-term care benefit value earned starting from the end of the accumulation period. And every year, thereafter to the 20th year. Diba? Ito si long-term care ay nasa taas. Pag ito pong si long-term care ay hindi natin nagamit, magkakaroon po ng yearly healthcare hospital benefit limit. So 10% tumutubo yung ating long-term care benefit pag hindi natin ito nagamit, itong nasa taas na to, nag-i-interest.
At ang interest, yan yung tinatawag na yearly healthcare hospital benefit limit. And then, long-term healthcare experience incentive hospital benefit limit. So ito naman po, yung approximately 85% of the total membership fees, which can be converted into cash or be a part of the hospital benefit limit from the 20th year until fully utilized. So si long-term healthcare experience incentive hospital benefit limit, mas kilala sa tawag na long-term care bonus. Yan. So pag hindi po natin nagamit yung ating long-term, ang tawag dito, hospital annual benefit limit. Diba, meron tayong annual benefit limit, 50,000, 60,000, depende sa plan. Pag hindi natin nagamit yun, sa loob ng 7 taon, hindi tayo na-hospital, hindi tayo nagkasakit, meron tayong makukuha na 85% nung hinulog mo. Ibabalik po sa atin ni Kaiser. So nasa inyo po yan kung kukunin nyo or iiwan nyo sa inyong Kaiser fund. Diba ang ganda? Kasi hindi mo nagamit, mas maganda. Kasi may mga bonus. Pag nagkasakit ka, may pampagamot ka. Diba? So mas gugustuhin mo na hindi magamit. Kasi may bonus. Diba? Parang sinasabi lang sa inyo ni Kaiser, stay healthy. Diba? Mag-ingat ka. Alagaan mo yung sarili mo. Kasi mas malaking balik niyan sa'yo. Hindi mo rin naman gugustuhin magamit ang Kaiser. Kasi pag nagamit mo na yung healthcare mo, ibig sabihin, nagkasakit ka na. Ayan, so ito po yung example ng schedule of benefits. Ito po ay makikita nyo sa inyong online policy. Online policy management system. Or yung tinatawag na OPMS. Ayan siya. Ayan, makikita nyo po dyan. Ayan yung schedule of benefits. Basic medical benefit, room and board, annual benefit limit, intensive care, mga ganyan. Bubuksan po natin yan. Pwede nyo yan i-print, i-download and i-print. I-compile nyo yan sa folder nyo or sa clear book para meron kayong binabasa-basa. No, hindi lang ito yung lagi nating tinitingnan. Diba, ang mga tayo kasi mga Kaiser policy holder, ang binabantayan natin ito, yung due date, yung amount. Basahin po natin yung ating healthcare contract tsaka yung ating individual contract provision, yung ating schedule of benefit. Yan, mahalaga po yan. Hindi lang yung amount na nandiyan sa pinaka front ng ating OPMS. Puro due date na lang. Diba? Dapat naintindihan yung benefits. So ito na si long-term care benefit value. Ayan siya. So ito yung 1 to 7, ito yung naghuhulog ka pa lang. Ito na yung 8 year to 20th. Ayan. Ito na yung value niya. Ito example ito ng K45. Ito screenshot ko to sa aking mismong plan. Ayan. So makikita niyo na yung value niya ng inyong long-term care benefit hanggang sa 20th year. Ito naman yung, ayan, mas pinalaki ko lang siya. Ito si long-term care benefit value or si long-term care bonus. Ayan. So sa 20th year, sa aking K45, ang aking long-term care bonus o long-term care benefit value ay 157,500. So pag hindi ko nagamit yung Kaiser ko, maano na siya. 4 years na siya sa February 2022. Diba, tatlong taon na lang. So pag hindi ako nagkasakit, wag naman. Sure yung aking 157,000. Yan. Yan, yung hulog mo, 85% ibabalik sa'yo ni Kaiser. Congrats. Kasi hindi ka nagkasakit. Ayan siya. Yung mga na financial check-up na dito, nag-attend ng MOFC, ito yung tinatawag na long-term care benefit value. Or long-term care bonus, ito siya. Diba, ito po si annual benefit limit natin. Ito si 60,000, sa akin 100, sa akin 75, 60,000, sa akin 60, 70,000, sa akin 50, 50,000, sa akin 45, 50,000. Yan yung ating annual benefit limit, diba? So pag hindi po natin nagamit yung annual benefit limit, ito yung ating long-term care bonus. Ito siya.
So sakay 100, 350,000 ang long-term care bonus mo. Sakay 75, 262,000, 500. Sakay 60, 210,000. Sakay 50, 175,000. Sakay 45, 157,000. Pag hindi mo nagamit ito, si annual benefit limit. Yan. So, ingatan ang ating mga katawan at mga sarili. Yan. So, total of bonuses, ayan na siya. So, hindi na natin yan paka ihimay-himayin dahil hindi po ako ano dyan, expert sa mga numbers. Mahina po ako sa math. Basta yun yung benefits na explain natin kanina. Yan. Meron po tayong iba pang Kaiser training na pwede nating atinan lalo na sa mga members ng INC. Okay, so ano yung mga sinasabing pre-existing medical condition? Yan, ito po yung mga sakit, no? Na meron na tayo o nasa katawan na natin na hindi natin alam nung tayo ay nag-apply ng ating Kaiser. So pag sinabing pre-existing, ito po ay mga illnesses or injuries considered to be in existence prior to the effective date of the contract. Pre-existing yan. Hindi mo alam na nandyan na. Tapos nakapag-apply ka na ng iyong healthcare. Na-approve naman po kasi yan. Diba? Any professional advice or treatment was given for such illness or condition. So, meron pong mga professional na nag-a-advise niyan para malaman natin kung pre-existing na ba yung sakit natin o hindi. Diba? Such illness or condition was in any way evident to the member before the effective date of the contract. Minsan, alam naman na natin na meron tayong pre-existing, mas maganda na dinideclare natin siya sa ating policy. Mas safe yun kaysa isikreto. Tapos pagdating ng claiming, di ba, namatay pala yung policy holder, may pre-existing na pala, nag-expect na may makukuha, di ba, mas masakit. Pero kung dineclare mo yan, tapos natapos naman, na fully paid na, di ba, mas makakagaan ng loob. Kasi alam mo, may makukuha ka. Kaya nga dapat habang wala pa tayong sakit, pinapalakad na natin yung policy na yun. Huwag na nating intayin na dumapo pa. Tapos, uy, kukuha na ako ng healthcare. Parang may sakit na ako. Naku. The pathogenesis of such illness or condition started whether or not the member is aware of it. Diba? Hindi natin alam kung kailan yan, kung kailan pa yan dumating dyan, pumasok dyan. Ang makakapag-detect lang yan yung tinatawag natin mga pathogenesis. Ba yung tawag sa doktor na yun? Kasi yung nung na-hospital yung nanay ko, yan yung natanggal yung cyst niya. Diba, sino po ba na-experience na dito na nagpa-opera yung family member o tayo mismo? Diba tinatanggal po yun, yung makukuha? Yun yung pag-aaralan kung kailan pa siya nandun sa katawan mo. Meron po silang mga antawag dyan. May mga tools, mga hospital tools na makakapag-trace kung kailan pa siya nandun sa katawan. Yun ang masasabi kung ang sakit natin ay pre-existing. At mahalaga po yan kapag may mga claims. Kaya nga po may contestability. Kinocontest po yan. Kung nag-apply ka ba, kasi alam mo may sakit ka na, yan, kinukontest po yan. Kung lahat po ng mag-a-avail ng healthcare ay dahil may mga masakit na, no, malulugi po lahat ng HMO company. Kung lahat ng kukuha, alam nilang malapit na yung kanilang finish line. Di ba? Pinoprotektahan din ng mga HMO company ang tawag dito, ang fund para din po sa mga other members. So ito naman yung mga illnesses na makukover na kapag fully paid mo na yung Kaiser mo. So huwag mag-alala. Hanggat kahit may pre-existing ka na, hindi naman malala, di ba? Maaring ma-approve. So ang mahalaga lang, magtuloy-tuloy ka. So, kung hindi naman yan dangerous, hindi naman deadly, alam mo matatapos mo, di ba? Mga ano pa lang naman. Kung pumasok na yan, katulad yan, for example, sino ba yung... Ay, hindi pala ka sa member. No, halimbawa, ako halimbawa, nag-start ako ng aking Kaiser is 2018, di ba?
2018, wala pa akong sakit. Pero wala pa rin po akong sakit, ha? Example lang po yun. Tapos biglang on the 2021, nagkaroon ako ng sakit. Pumasok. No? Na-diagnose ako ng ganun. So at least, 2018 pa lang, na-apply ko na yung healthcare ko. Bago pa pumasok yung mga sakit na yan. So matatapos ko yung aking healthcare policy. No, at pag yun ang naging cause ng aking pagpapakonfine, eh mas naunahan ko pa rin na kumuha ng aking healthcare. So naisalba ko yung sarili ko. So sa kakaintay mo, hindi mo alam. Tsaka dumating si cancer, dumating si sakit sa puso. Kasi kahit anong healthy living po ang gawin natin, mangyayari po yan eh. Pang kuya ko nga po hindi umiinom, hindi na ninigarilyo, di ba? May heart enlargement. Hindi po namin alam kung saan nakakuha. Pero sabi ng doktor, sa trabaho niya. Kasi chemicals ang hinahawakan, mahilig kumain ng nakamay. Di ba? Kasi sa ano po yun, sa nagtutrain ng mga manok. So yun yung sakit niya. Di ba? So kahit anong ingat mo, anong healthy living pa ang gawin mo, sa lifestyle natin at sa uri ng ating pamumuhay, talagang papasukan at papasukan. Business. Yan, pag sinabi natin dreaded, contagious na. Diba? Ano na to, prone to death. Nakamamatay na talaga. Yan, stroke, cardiovascular disease. Diba? So, magkaroon man tayo niyan, at least, na-secure mo na yung sarili mo. Kasi pag meron tayong healthcare, yan ang the best gift for yourself and your family. Walang makakapantay na material na bagay sa healthcare. Kasi alam mo, hindi mo pahihirapan yung pamilya mo. Di ba? Pag nagkasakit kasi tayo, hindi lang naman tayo yung mahihirapan. Eh. Pati yung buong pamilya mo. Pati nga kapibahay mo, ma-istorbo mo eh. Di ba? Kahit di mo kakilala, madadamay. Kasi hindi po mura ang pampagamot. Kahit na yung mga artista, nakikita nyo naman kung paano sila humingi ng tulong sa social media. Mga artista na yun, malalaki na akong nakita. Pero nag-i-struggle pa rin. Diba? So, PhilHealth benefit is integrated with Kaiser. So, makakatulong po at mahalaga pa rin na meron tayong PhilHealth. Ayan, partner with Kaiser. Kasi pag na-confine tayo, ang uunahin pa rin pong i-advise is magsagot ng PhilHealth form. PhilHealth reimbursement. Tapos, mahuli yung kay Kaiser. Ibabawas muna yung kay PhilHealth. So, wala po kayong PhilHealth, pwede ka rin pa yung mag-apply. Pero yung dapat na cover ni PhilHealth, kayo yung magsa-shoulder. Kaya mag-open na ng PhilHealth, kahit voluntary. Malaking tulong po yan. So, may tinatawag tayong grace period. Ito po yung mga, yung allotted time para mahabol mo yung hulog ng policy mo para hindi mag-lapse. So halimbawa, si Sir Ralph, meron siyang Kaiser. Tapos hindi niya nahulugan agad. Example ngayon, October 5. October 5 yung due date niya. So meron siyang 30 days na palugit. Yan yung tinatawag na grace period. So October 5, until November 5. That is the grace period. So siguro naman sa isang buwan, nagawan mo ng paraan para bayaran yung Kaiser policy. And pag hindi mo nahulugan, magla-lapse. No? Pag sinabing lapse, walang benefit. Tigil ang benefit. Wala yung insurance, wala yung hospitalization benefit. Mag-i-stop yun kasi lapse. Okay? Pero huwag tayo mag-alala. Kasi pag nag-lapse, hindi po yan masasayang. Diba? Ang yung pera natin, nandun pa rin kay Kaiser. At pwede natin ipa-reinstate. Ano pong ibig sabihin ng reinstate? May dalawang klase po ng reinstatement. Meron pong update and redate. Pag sinabing update, babayaran ni member or ni policyholder lahat ng hindi niya nabayaran. Lahat ng buwan na na-miss niya. So, merong charges na 1.5 per month or 18% per annum. Kung nari, nag-lapse ka,
OFW, na nawalan ka ng trabaho, dalawang, isang taon ka bago nakabalik, no? Hindi mawawala, nandun doon pa rin yung kay cancer. Tapos, pag nagkatrabaho ka na ulit, hulugan mo lahat. Lahat ng mga buwan na hindi mo nahulog. At meron lang charge, surcharge. At least, magti-take effective ulit yung, magti-take effect ulit yung policy mo. Magiging active ulit siya. Pag redate naman, ang babayaran mo lang is 1 month. 1 month lang. Tapos processing fee na 300 pesos. Yun nga lang, ma-adjust yung policy mo. Yung contestability period niya na 2 years, ma-adjust. Imbis na patapos ka na, imbis na 1 year na yung contestability, mag-start ulit yung doon sa time na nag-reinstate ka. Doon ulit magsisimula. Okay? So, reinstatement can be done within the 2 years of the first unpaid duty. So, kailan yung huling hulog mo, doon ka mag-start, magbilang ng 2 years bago siya ma-terminate. So, huwag kayong matakot. Ay, hindi ko mahulugan kasi OFW lang ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako eh. So, pwede kung mawalan ka ng trabaho, bayaran mo ulit. Hulugan mo. Diba? Kaysa wala ka na simulan. Diba? Sa lumilipas yung panahon, hindi ka naghulog. So, madali na makabuli niya. Ang mga Pilipino, hindi naman yan tumatagal ng walang trabaho eh. Diba? Wala akong kilalang Pilipino na 10 taon na wala kang trabaho. Hindi naghanap. Lalo na yung mga masisilpag, tapos sanay na sa trabaho. Matagal na yung 6 months, 3 months, maghahanap at maghahanap ng trabaho. Ganyan ang mga Pilipino. Kaya kung takot kang hindi mo mahulugan, hindi totoo yan. Gagawa ka ng paraan para magkaroon ka ng kita. Okay, the member shall be considered a new applicant. So kapag na-terminate yan, tapos lumagpas na ng 2 years, yan, pag lumagpas na ng 2 years, new applicant ka na. No, para ka na nag-open ng panibago, subject to pre-existing condition na ulit. Okay? Kaiser will contract, I'll cancel the contract without the need of notice to the owner. So kung lumagpas na yung 2 years, merong right si Kaiser na i-cancel na yung contract mo. Kahit hindi niya inform sa'yo kung 2 years na mahigit. Yan. All reinstated plans shall be subjected to the new price. O pag reinstated po, maaari mabago yung premium o yung price. So dito naman tayo sa upgrading. Sa upgrading of plan saka mode of payment. O, ibig sabihin, pwedeng mabago yung plan na kinuha mo. Pati yung paraan mo ng paghulog. So dito muna tayo sa plan. So ano yung mga plan? K-45, K-50, K-60, K-75, K-100, K-200, K-250. Yan yung mga plan. So yung pag-upgrade ng plan, a plan can be upgraded within the 30 days. So kung gusto nyo mag-change ng plan, pwede lang kayong magpalit sa loob ng 1 buwan. Since na-approve yung policy. After 30 days, hindi na pwede. So, kung K-100 ang kinuha mo, meron kang 1 buwan para mag-isip kung magbabago ka. After ng 30 days, hindi na pwede. At hindi pwede yung downgrade. Pwede upgrade lang. So, K-100, pwedeng K-250 and up. K-45, pwedeng K-45, K-50 pataas. Pero K-100 yan, tapos ibababa mo ng K-50, hindi pwede. Okay, so anong gagawin mo pag mag-upgrade ka ng plan? Yan, mag-fill out ka lang ng form, ipapadala naman ni Kaiser yun sa'yo. Or yung mga SMD nyo, sponsor nyo, pwede kayo manghingi ng copy. Payment of processing fee, 300 pesos, and yung additional installment mo. Sa mode of payment naman, yan, can be upgraded anytime after the completion of each respective cycle. So yung pagbabago ng mode of payment, halimbawa from monthly to quarterly to semi-annual to annual, according to my experience sa mga members ko, until 6 months, pwede. Yung paghulog mo,
Pero kapag 6 months and up, ipapatapos na sa'yo yung 1 year cycle. No, pag malapit na 8 months na, tapos malapit na mag 1 year, i-advise sa'yo, next year ka na mag-change mode ng payload. Kasi patapos na eh. Diba? Pero kung nasa 3 months ka pa lang, gusto mo mag-change ng annual, yun pwede yun. So, pag nasa 30 days pa lang, yan, fill out ka rin ng form. Tapos magbayad ka ng additional. Pag after 30 days, fill out ng form ulit. I mean, sa 30 days pala, if within the 30 days, wala pang payment, libre. Magsasagot ka lang ng form. Tapos yung additional mo lang doon sa premium. Pag lagpas na ng 30 days, meron ng processing fee na 300. Okay? Tapos yung computation ni Kaiser. Then, so sabi dyan, downgrading of plan and mode of payment is not allowed. May pwede mag-downgrade. So, ito po yung mga eligibility. Yan, tingnan nyo na lang po yung mga plan na kaya nyo. And ito, mas maganda po ito ginagawa with financial check-up. So, lalo na kung nakapag-attend na kayo ng MRFC. Type nyo nga po kung sino na yung nagawa ng financial check-up dito sa mga first time, sa mga guest, o yung hindi pa. Yung nagawa na ng FC, lagay nyo yes. Pag hindi pa na FC, FC no. Sino po ba dito yung mga guest na financial check-up? Na FC is financial check-up. Sino po yung mga na financial check-up na? Wala. Wala po. So lahat may Kaiser na. Si Miss Rosalinda Gregorio, hindi pa na FC. Yan. So, kontakin mo naman yung nag-invite sa'yo para magawin ka ng financial check-up. Yan. So, sino pa po, feel free to type. Yan, no? Lagi po natin iisipin na kapag tayo ay mag-a-avail ng plan, tingnan nyo po yung nakikita nyo, Sir JR, na not yet been si Sir JR. Thank you po. Ayan. Nakikita nyo po dyan, ay, ako po ito yung pagkakamali ko eh. Ay, K45 na lang ako kasi mura. Di ba? Ang hilig kasi natin sa mga mura. Not knowing, may yung benefits, mura rin. Di ba? So, kung kaya mo, sabi nga ni Sharon Pineda kanina, kung kaya mo maghulog, huwag mo tipirin yung sarili mo. Kasi yung benefits niya para sa iyo tsaka sa pamilya mo eh. Diba? Hindi ko pa kasi na-gets yung masyado si Kaiser mo. Sabi ko kay ate ko, mura lang. Mura din yung benefits ko. Kasi wala pa rin ako masyadong ipon and baon ako sa utang na nag-start ako. Pero ngayon, naintindihan ko na, masarap magkaroon ng K200, diba? K250, kasi yung benefits tsaka yung maturity value, million na eh. 7 taong ka lang maghuhulog. So, kung kaya nyo po, no, huwag nyo ang tipirin yung sarili nyo. Kasi sa inyo yung benefits nyo. Yung pampagamot, mas malaki. Yung maturity value, mas malaki. Tapos, ilang taong mo lang huhulogan? 7 years lang. Yeah. Ito yung mas kompleto. Yan, katulad nyan, K100. You just save 5,882. Kahit hindi nyo po sundin yung edad. Pero po dapat hindi kayo bababa doon sa edad. Kung 42 ka na, hindi ka na pwede sa K45. Dito ka na sa K60 and up. Kung 40 years old ka pala, 35, pwede ka sa K45 and up. Hindi pwede yung mas mababa sa edad mo. O tinan nyo itong K100. Diba, mag-ipon ka lang ng 5,882. Diba, ang maturity, 1,116,000. After 20 years. Diba? Kahit computin nyo po yan sa calculator nyo, ipunin nyo yung 5,882 in 7 years. Hindi yan naabot ng 1 million. Kahit sa bangkong ulagay yan. Diba? Pag inilagay mo yan kay Kaiser, million na yan after maturity. May insurance ka pa. May pampagamot ka pa. Diba? Yan mo, 5,882 times 12. Diba sa isang taon, 70,584 times 7. 494,000 lang yung, andito na pa rin contract. Diba? Mas mababa pa nga dito eh.
Diba? Tapos 1 million. 7 taong pa lang nag-ipon. Yan ang pinakamadali. Kung gusto nyo magkaroon ng million, invest in Kaiser. Day 200, ang monthly is 11,764. Magkano na yung value niya after 20 years? 2.3 million. 2,332,337. So kung 30 anos ka ngayon, mag-ipon ka ng 7 taon, 20 years, 50 ka na, may 2.3 million ka na. Paano kung hindi ka sakitin? Di sure yung 2 million mo, hindi mo magagamit. Pero kung sakitin ka, at least, mayabang mo sasabihin, mayabang talaga. Pag-amog niyo ako, may sarili akong healthcare. Diba? Hindi yung isikreto mo yung sakit mo, kinikimkim mo na, nahirapan ka, natakot tayo magpagamot. Kasi, mahal po ang magpapagamot eh. Alam ko po yan kasi yung nanay ko namimilipit na sa marami pong sakit. Nahuli ko na lang namimilipit. Ayaw magsabi. Kasi nga, alam niya yung gastos. Ayaw niya kami mahirapan. So sabi ko, ayaw ko na mangyari yun sa akin, sa mga kapatid ko, sa anak ko. So, regaluhin niya sarili niyan. Kasi mas makakatulong tayo na mahimbing kapag tayo po ay secure and protected. Ayan lang po. Diyan po nagtatapos ang aking maikling training and story. Pwede na po kayong mag-question and answer. Ay, pwede na po tayong mag-question para po sa answering. Thank you.